Naisip niyo ba ang mundong walang Stephen Curry? Well, munti ka na nga yan mangyari ayon nga sa kanyang mama na si Sonya Curry. Pero bago nga natin pag-usapan yan, eto munang si Jay Crowder. Dahil mga idol, ang team now ng Phoenix Suns ay sinusubukan ng i-trade etong si Crowder this last few days. Nagiging intense sa mga idol ang paghahanap nga nila ng trade. Which means baka in the next few days or maybe weeks ay may bagong team na napaglalaroan etong si Crowder. At ang mga possible destinations niya nga daw ayon kay Shams Ranya ay sa team nga ng Boston, sa Memphis, sa Dallas, Miami. At pwede nga rin daw ang team ng Lakers dahil si Jay Crowder ang isa sa mga player na kinakailangan nila. Pero let's see pa nga rin kung itong team ng Phoenix ay makakahanap nga ng team na magugustuhan nila ang trade package. Next balita naman natin mga idol, ang team ng Los Angeles Lakers want to find a way to acquire Bradley Beal. Sabi nga ni Chris Haynes na kinokovet nga daw ng Lakers itong si Beal. Meaning gusto ngang kuwanin, desire na ito ni Rob Pelinka at ng Lakers na inagdag itong ang si Beal sa kanilang team. Which is mga idol na hindi nga ideal. Alam niyo ba kung gano'ng kalaki ang kontrata neto ni Bradley Beal? Well, sa 2026-2027 season, ang kanyang sasahurin lang naman ay 57 million. At ang kanyang 5-year extension ay tumataging ting na 251 million. This season ay sumasahod nga siya ng 43 million, next year 46, after that 50 million. I think hindi maganda para nga sa team ng Lakers na bumuo nga sila muli ng isa pang super team after neto kay Westbrook. I think yung 50 million na pwedeng sahurin neto ni Beal sa Lakers ay pwedeng kuwanin na lang ng mga solidong role player. For example, gastos ng 15 to 20 million sa isang 3-and-D player, tapos 10 million sa isang concentrated na shooter, tas another possibly 10 million para sa isang great defender. So yung 50 million mo ay solid dahil 3 players na talaga namang makakakontribute ang makukuha ng Lakers at hindi lamang sa isang player. Kayo ba mga idol ay ganyan din ang pananaw na dapat na gawin ng Lakers at tigilan na nga ang super team dahil usually ay hindi nga ito nagre-resulta sa championship. At ngayon nga ay pag-usapan na natin ang balita patungkol kay Stephen Curry na munti ka na nga daw siyang ipalaglag ng kanyang mama. Sabi niya sa isang podcast, "Here's this decision I made in this point and look at the blessing that he has become." Pagpapatungkol nga sa munti ka ng pagpapalaglag kay Stephen Curry. Nang dahil nga daw yan, before pa na itong si Stephen Curry ay mabuo, ay nagpalaglag na ang kanyang mama. So, meron pa sanang kuya itong si Steph. Pero naisipan niya nga rin daw na ipalaglag itong si Steph mga idol nung panahon na yon. At thankful nga daw siya kay God na hindi yun nangyari. Taniga naman daw na meant to be na itong si Steph at ipanganak at maging one of the greatest basketball players in the world. So, ano bang masasabi niyo dito sa revelasyon ni Sonya Curry mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.